Okay, for the next part ng cables natin, pag-usapan natin class yung catenary cable. So, kanina na-define na natin kung ano pinatawag natin catenary cable. Ang first hint na kinakailangan yung tandaan to identify whether it is a catenary cable or not. Kapag ka-class yung load is nandun mismo sa mismong length ng inyong cable kagaya niyan. Okay? Another hint is that yung length to sag ratio niya is less than 10 or equal to 10. O kagaya naka-note dito. Yung span to sag ratio is less than or equal to 10. Okay? So, eto class yung itsura ng inyong catenary cable, for example. So, meron mga naka-notes dyan, ano-ano ba yon. Yung S1, that is your length, hanggang dito. Simula dun sa support A hanggang dito sa lowest point nyo. Likewise, yung S2, ganun din, pero from support B naman siya hanggang doon sa lowest point. Yung C na yan, eto class yung inyong lowest point hanggang doon sa inyong reference line or datum. Siyempre, meron kayong tension sa A at saka tension sa B. Ma-identify nyo kung ano minimum and maximum tension, kung ano siyempre mas mataas at mababa. And then, yung Y2 na to, let's denote that. Simula yan dun sa support A nyo hanggang dun sa inyong reference line. And then yung Y2, simula dun sa inyong support B hanggang sa reference line. Medyo confusing to kasi sobrang dami ng mga symbols and variables na nandyan. Pero tandaan nyo na yung X1 tsaka X2, eto class yung span. Span or lawak ng inyong cable. Whereas yung S1 at tsaka S2, eto yung mismong length. Okay, magkaiba yon, ha? So, for the formulas, yan, obvious naman na ang length is S1 plus S2. Pag-a-addin nyo yan para makuha nyo total length ng inyong cable. For the span, pag-a-addin nyo X1 tsaka S2. Doon naman sa sag, para makuha nyo yung sag na yan, syempre, nakikita nyo, Y minus C, ito yon, yung sag na to ng inyong cable, makukuha nyo yan. Pag minusin nyo itong Y2, itong kabuuan na yan, i-minus nyo itong C na yan. Makukuha nyo yung sag na yan. Likewise, dito naman sa Y2, makukuha nyo yung sag na to gamit yung Y2, yung kabuuan na to, and then i-minus nyo rin itong C na yan. Okay? So, yun lang yun. Kahit hindi nyo ito class i-memorize actually, ang kailangan nyo lang i-memorize ito, ito, and then yung tatlo na to, tapos ito. Ayan. Yan yung mga sinasuggest kong i-memorize nyo. So, meron tayong formula na y squared is equal to yung length niya is squared plus yung c or yung nasa gitna na yan, squared. And then, syempre, para makuha yung maximum or minimum tension sa mga cables na yan, i-multiply nyo lang class yung W na nandito. Meron tong W, tandaan nyo yan, times. Kapag ka minimum, imumultiply nyo syempre yung C. Kapag ka naman maximum, whether it is Y2 or Y2A. So, isasend ko sa inyo class yung solution paper na to. And then lastly, para makuha yung S na yan, yan kasi yung medyo komplikado dyan, para makuha yung S na yan, yung length of cable na yan, that is S is equal to C sine ng quantity X over C. So, kung paano na-derive yan, medyo complicated yung derivation yan. So, I suggest na i-memorize nyo na lang. Pero meron ko yung mnemonics na pwedeng gamitin, na ginagamit ko rin to dati nung sa board exam. Ang mnemonics namin dyan dati ay, si cardinal sin ay ex-convict. Ganyan, si cardinal sin ay ex-convict. Pero kasi medyo, cardinal tapos ex-convict siya. So, hindi naman pwede yun. So, ang ginagamit na dyan para mas maganda pakinggan, si cardinal sin ay ex-cardinal, o diba? So, hindi na siya cardinal, kumbaga. Dati siya ang cardinal lang. So, it's up to you kung ano yung mnemonics na pwede nyo gamitin dyan para mas matandaan nyo. Pero kung hindi nyo pa na-absorb lahat ng formulas na yan, so let's try an example. Try natin class yung eto example na to, which is yung support niya ay symmetrical or pantay, and then yung isa is unsymmetrical. So, sabi dito, the 36-meter cable weighs 1.5 kilonewton per meter. See figure.
Mach 8.8. So, try nga natin. Walang binigay na H, no? So, this is a catenary cable. Let's assume. Merong binigay na length sa inyo. Sabi ganun, determine the sag H and determine the maximum tension on the cable. First things first, syempre, kailangan i-drawing natin yan. Drawing natin. Para mas maganda tingnan. Dapat pantay. Ayan, pwede na yan. Tapos, lalagyan natin ng isa pang ganito, pa-smiley. Ayan. Tapos, lagyan natin ng support, syempre. Ayan. So, pantay class yung ano niya, ha? Yung support niya. This is 1.5 kilonewtons per meter, ang sabi. Tapos, ang length nyo daw. Is equal to 36 meter. And then, yung span nyo. That's equal to 30 meter. O, ayan. Ngayon, ang pinapakuha sa atin, ando daw yung sag H. So, nasaan ba yung sag H na yun? I-locate natin. Ang nakikita ko dyan, ilagay nyo kasi mga pinaglalagay ko din kanina. Sa gitna, wala namang ibang lowest point dyan. Since symmetrical yan, yung lowest point nyo definitely ay nasa gitna. Yan. Tapos, eto yun. Yan. Eto kasi yung inyong S. Parehas S yan. Walang S sub 1 tsaka S sub 2 dito kasi nga symmetrical yan. And then, eto lang kasi yung inyong C. Ito yung inyong X. This is also your X. Tapos, ito ang inyong, asan ang inyong sag? Ito ang inyong sag. Kagaya nung sa kanina, yung sag nyo class is from dun sa lowest point hanggang dito sa support natin. This is your sag H. And then, syempre, yung inyong Y, kailangan ilagay natin yung Y. Ito class yung inyong Y. Ayan. This is your reference line. So, medyo mabusisi lang siya, pero tiyagaan lang to class. Ang pinapanap sa inyo, ano daw yung H? And then, ano daw yung maximum tension on the cable? Kahit anong tension yung makuha nyo, tension sa A or tension sa C, it doesn't matter kasi parehas lang sila. Ito class yung inyong maximum tension, yung nasa A or nasa C. So, ayan. I think we're good. Pwede na tayong mag-solve. Ang nakikita ko dyan, para ma-solve natin yung H, mapapansin nyo that Y minus C. Pwede natin i-minus yun, di ba? Para makuha yung H, yung Y, ima-minus natin yung C. Pero ang tanong, meron ba kayong Y at meron ba kayong C? Wala. So, may formula pa tayo. Balik tayo dito. Sabi nga nun, Y is equal to S squared plus C squared. Sabi ganun, y squared is equal to s squared plus c squared. Eh, ang tanong, meron na ba kayong s? Meron kayong s, oo. Makukuha nyo yan. Length ng cable nyo is 36, tapos span nyo is 30. So, definitely makukuha nyo yan. Yung s nyo, mapapansin nyo, ano yung length ng cable nyo? Sabi ganun, 36 daw. So, therefore, s plus s is equal to 36, di ba? O di therefore, S is equal to 18 meter. Ito yung isa, 18 meter. Kasi parehas naman na S yan, magiging 2S yan. So, pwede na i-substitute. Eh, ang tanong, meron na ba kayong C? Wala pa kayong C. O kunin nyo yung formula natin na mahaba. But, kunin nyo class yung formula natin mahaba. Si cardinal sin, si cardinal sin ay x convic, ay x cardinal or x convic. So meron na kayong s, wala kayong c, pero yung x, paano niyo kayo makukuha x na to? O ganun din. Ano yung span natin na binigay? 30 meters. So therefore, x plus x is equal to 30 meters. So, lagyan ko dito. Therefore, x plus x equal to
30 meters. Therefore, x is equal to 15 meters only. Substitute nyo dyan. 18 is equal to, ano yung c nyo? Wala, sine, hyperbolic sine. 15 over c. Therefore, c is equal to, shift calc nyo na lang plus. Panas mabilis. 18 is equal to x. Hyperbolic sine. Saan nyo makikita yung hyperbolic sine? E, pindutin nyo yung height. Hanapin nyo yung height na nandiyan sa calc nyo. Height. Hyperbolic sine. And then 15 over x. And then shift calc equals. Makikuha nyo dapat yung c na yan. Ito yun. Ganito mag-input. Tuturo ko. So, clear nyo yan. Alpha, yung s, lagay nyo 18 is equal to alpha x. Gawin yung x yung ano na yan. And then yung hyperbolic, ito hype. Ayan. Sine. And then fraction, 15 over alpha x ulit. Kasi yan yung hinahanap natin. Therefore, that is 14.0862. This is 14.0862. So, ayan. Ito na yung C nyo. Since meron na kayong C, meron na kayong S, o di, input nyo to dito, class. Pag in-input nyo dyan yan, y squared, y is equal to, square root na to. Ano yung S nyo? 18 squared plus, ano yung C nyo? 14.0862. Squared also. Therefore, y is equal to, input nyo yan class sa calc, 18 squared plus 14.0862 squared. This is 22.8565 meter. Ito na class yung y nyo. Since meron na kayong y, meron na din kayong c, therefore, makukuha nyo na yung value ng h na yan. O diba? Ang bilis. Therefore, paglalaroan nyo lang yung mga formula. H is equal to y minus c. Therefore, h is equal to 22.8565 minus c. That is 14.0862. H is equal to 22.8565 minus 14.0862. 8.7703. This is 8.7703 meters. Ayan, plus. Ito yung inyong sag H. Yan, perfect. O, diba? Mabilis lang. This is for letter A. And then for letter B, dito na tayo. Sabi ganun, determine the maximum tension on the cable. Eh, di ba? May formula na tayo niyan. T sub A is equal to W and then Y sub A. Eh, isa lang naman yung Y nyo, wala namang iba. Therefore, T is equal to T sub A, that's also equal to T sub C, that's equal to W and then Y. Therefore, T sub A, dito ko na nga lang, is equal to, ano yung W nyo? 1.5. This is 1.5 kilonewtons per meter times, ano yung y nyo? 22.0.8565 meter. Therefore, T sub A is equal to T sub C also. That's equal to 1.5 times 22.8565. 34, this is 34.2848. 34.2848 kilo newtons. Ayan. So, ayan. Ayan, class. Ganyan mag-solve ng catenary cable kapag ka-symmetrical. Kapag ka-unsymmetrical, ito na yung medyo malala. Ito na yung medyo complicated. Pero gayon pa man, kaya yan. Teka, alisin ko lang tong page na to. Yan, para tuloy-tuloy na. Okay.
I think we're good. Ano lang, ang critical lang dito sa catenary cable, kailangan kabisado niyo yung formulas na yan kasi paglalaroan niyo talaga yan. So, down to our last example, let's try this. Medyo mahaba to. Medyo complicated yan, pero gayon pa man, nalabanan natin yan. A catenary has a load of... Teka lang, medyo check lang ako. Ano nang H natin? 8.77. So, ayan. Sabi nga nun, di ba, sabi ko kanina, para ma-check nyo pa na isa na catenary cable, yan dapat. Yung span to sa ratio nyo is less than or equal to 10. Ano yung span nyo? Ano nang span nyo dito sa catenary cable? Example 1? 30. 30 ba yun? 30 nga ba? So, 30 over 8.7703. So, kapag ka-class dinivide nyo yan, tingnan nyo ah. Ano yung span nyo? Sabi ka na span to sag ratio that is less than or equal to 10. So, if you have 30 na span, tas ang sag nyo na nakuha is 8.7703, less than yan sa 10. So, definitely, catenary cable yan. So, kung hindi kayo sigurado kung catenary sinasolve nyo, pwede nyo i-assume na catenary muna. Or kaya naman, i-assume nyo na parabolic. And then, tsaka nyo lang i-prove. Pagka na mali, o di doon kayo sa isa. Okay? So, sabi dito sa last example. So, a catenary has a load of 100 newton per meter that support at A at the lowest. The support at A and the lowest point along the cable has a vertical distance of 15 meter while that of support B and the lowest point along the curve has 40 meters. The horizontal distance between supports A and B is 300 meter. So, ayan. So, let's try to solve this. First, kinakailangan i-drawing nyo yung class kasi determine the tension at A, determine the tension at B, determine the length of the cable. So, alam naman natin yung mga pinapahalap na yun, pero first step, kailangan ma-drawing muna natin yan. So, drawing ako dito ng cable. Ayan. So, eto yun. Sabing ganun, yung mababa daw na part, let's say for example, this is your lowest point, yung mababa daw na part na to, if this is your support, tapos meron kayong support dito. This is 40 meters daw. Yung isa 40 meters, yung isa is 15 meters. So, nasaan kay 15 meters yan? So, I expect that this is your 15 meters kasi medyo mababa siya. This is your 15 meters. Then, yung isa, this is your 40 meters. Ayan. Tapos, yung support, sabi nga nun, the support at A and the lowest point along the cable has a vertical distance of 15 meters. So, if this is 15 meters, ito pala yung support A nyo. Tapos, yung support B naman, 40 meters, ito pala yung inyong support B. Tapos, yung load nyo, the W, that is equal to 100 newton per meter. Ayan. The horizontal distance between supports A and B is 300 meters. So, drawing pa natin further. Ito yun. Horizontal distance daw ng A at saka B is 300 meters. This is 300 meters. Pero syempre, alam nyo, na kapag kanilagay natin to, this is your S sub A, this is your S sub B, this is your X sub A, this is your X sub B, this is your C, yung nasa gitna, this is your Y sub B, this is your Y sub B, and this is your Y sub A. Ayan. Sabi ganun, determine the tension at A, determine the tension at B. Yung tension sa A, ito kasi yung formula natin. For letter A, this is T sub A is equal to W, and then Y sub A.
Meron kayong W, wala kayong problema dyan. E ang tanong, meron ba kayong Y sub A? Yun lang, wala. Pero alam nyo na makukuha nyo yung Y sub A gamit yung 15 plus C. Pagka pinag-add nyo class yung 15 plus C, makukuha nyo yung Y sub A, di ba? Y sub A, based dito sa diagram natin or drawing, yung 15 na to, pag in-add nyo sa C na to, makukuha nyo yan. So, this is 15 plus C. E since wala kayong nakuha dyan, let's call this as equation number 1 na lang. Ayan, let's call that as equation number 1. Kailangan nyo yung C, wala kayong bali ng C, ano? Pero, ang nakikita ko dyan pwedeng gamitin is yung, tingin tayo dito. So, formula natin. Yung C, yung merong C, yung sag, hindi nyo pwede, nagamit na natin yan, yun nga yung may Y. Ito naman, wala kayong S. Ito, try natin itong gamitin. Try natin yan, si cardinal sin ay X cardinal. So, dito tayo. Sabi ganun, si cardinal sin ay X cardinal. X over C. Pag sinubstitute nyo yan, this will be your S sub A. Gawin na nga lang natin itong 1. Ito din. Pwede nakakalito. Yan. Let's call this as your S sub 1, X sub 1, S sub 2, and then X sub 2. Si cardinal sin, unahin ko to. S sub 1 is equal to C. Parehas ng C yan. And then hyperbolic sine times quantity ng X sub 1 over C. Ang hinahanap niya yung value ng C, wala kayong S sub 1, wala pa kayong S sub 1, and then wala pa kayong X sub 1. Teka, tingnan ko nga lang. So, wala pa rin kayong makukuha. Kahit dito yun, class, kahit dito yun, S sub 2 is equal to C, hyperbolic sine ng S sub 2 over C. Wala kayong makikuha dyan. Pero alam nyo, class, but, ang sabi dito sa problem natin na yung span daw ng inyong catenary cable is 300 meters. Therefore, S sub 1 plus X sub 2 is equal to 300 meters pala yan. If this is 300 meters, tapos nakuha niyo yung X sub 1, X sub 2, pwede nating ilagay dyan. E ang tanong, paano nyo kukuni X sub 1 tsaka X sub 2 dito? Tandaan nyo, na kapag pinagpalit natin yan, ano to ha, property to ha, ng hyperbolic function. Pag pinagpalit natin class yung S sub 1 at saka yung X sub 1, this becomes C, hyperbolic sine na to. Magiging hyperbolic, inverse ng hyperbolic sine. This becomes S sub 1 over C. Ganun din, pagka pinagpalit nyo yung X sub 2 at saka S sub 2, this becomes equals to C, inverse ng hyperbolic sine ng S sub 2 over C. Ayan. So, wala kayong nakuha. Let's call this as equation number 2. And let's call this as equation number 3. Tapos, ito, let's call this as equation number 4. Ano ba next? May inonote ako dito na pwede nyo magamit. Pagka nag-review ko sa board exam, ganun. Tandaan nyo, kapag trigonometric function, tandaan nyo, kapag trigonometric function, if this is sine, tapos x over angle to dapat. Pero kapag hyperbolic function, if this is hyperbolic sine, kapag hyperbolic function, if this is hyperbolic sine, tapos may nakalagay dito na any value, tandaan nyo, this is not angle. Hindi ito class angle, this is numerical value. Okay? So, wala lang. Ninote ko lang dyan kasi naalala ko lang. Anyways, proceed tayo dito. Ang una natin ginawa, kailangan natin formula na to para makuha A. Eh, since may W kayo, wala kayong Y, kailangan natin to. Ngayon, wala kayong C. Wala naman kayong C, no? Ang nakita natin formula dun sa taas para makuha natin yung value ng C is ito, yung cardinal sin ay X cardinal.
Ngayon, kapag binrake natin siya into its equivalent components, kasi dalawa yan, isang nandito sa left side at saka isang nandito sa right side. Therefore, this is S sub 1 at saka S sub 2. Bakit natin pinagpalit yung S sub 1, X sub 1, S sub 2 at saka X sub 2? Kasi, alam nyo, binigay sa problem na X sub 1 plus X sub 2 is equal to 300. Pag nakuha natin yung value ng X na yan, makukuha natin yung value ng C. So, sige, input natin, substitute equation 2 and equation 3 to equation 4. Substitute nyo, ano yung X sub 1 nyo? So, that is C, inverse ng hyperbolic sine, this is S sub 1 over C, plus C, inverse ng hyperbolic sine ng S sub 2 over C is equal to 300. Ayan. Ano pa ba? Ano pa ba ang pwede na nakikita nyo? Kailangan makuha natin yung S sub 1 at saka S sub 2 para ma-solve yung hanip na C na yan. Eh, ang tanong, paano ba natin kukunin yan? Meron ako nakikita na pwede. Teka, tingin ako dito. Pwede nyo class gamitin din tong formula na to? Ito? Pwede pala to. Pwede nyo to class gamitin. Y squared is equal to S squared plus C squared. So, try natin gamitin. So, itabi nyo lang to. Itabi nyo lang to. Equation number 4 na yan. Itabi nyo lang to. Ito, pwede nyo to class gamitin, di ba? Y squared is equal to C squared plus S squared. Eh, ang alam nyo na y sub a to squared is equal to c squared plus s sub 1 squared. Pero may value kasi kayo ng y sub a. Yung y sub a na yan, pwede nyo makuha dito, di ba? Ayan, yung 15 plus c na to. 15 plus c. Substitute nyo, this becomes 15 plus c squared is equal to c squared plus S sub 1 squared. So, ang unknown nyo na lang, dalawa, C squared at saka S squared. Ayan, dalawa na lang. Ano pa ba? Dito naman, tayo sa B. Dito naman tayo sa B. Y sub B squared is equal to C squared plus S sub 2 squared. Substitute nyo yung Y sub B. Ang nakikita kong Y sub B dito is 40. Plus C naman to, 40 plus C. This is 40 plus C squared is equal to C squared plus S sub 2 squared. Ayan. Expand nyo, pwede nyo expand yan. Pagka in-expand nyo to, makikita nyo, 15 times 15, that is 225. Expand nyo to class. Medyo mabusisi siya, no? 225 plus 30C plus C squared is equal to C squared plus S sub 1 squared. Cancel to at saka to. Therefore, ang matitira na lang is S sub 1 is equal to square root ng 225 plus 30C. So, ayan na. Isa. Dito naman tayo sa kabila. Expand nyo din to. 1,600 to. This is 1,600. 1,600 plus 80C plus C squared is equal to C squared plus S sub 2 squared. Cancel din to at saka to. Therefore, S sub 2 is equal to square root ng 1,600 plus 80C. Bakit natin ginawa yun? Para makuha natin yung S sub 1 at saka S sub 2 and then input natin dito. Let's call this as equation number 5. Input to equation number 5. Input S sub 1, S sub 2 to equation number 5. Gawin ko na lang itong end. So, ayan. Ang unknown nyo na lang ay C. Medyo mahaba yan, no? This is C, inverse ng hyperbolic sine. Ani S sub 1 nyo? Square root ng 225 plus 30C over C ulit.
plus C ulit, inverse ng hyperbolic sine, 1.6 naman to, 1,600 plus 80C over C naman to is equal to 300. O diba? Pakahaba. And then lastly, kunin nyo class yung value ng C. Shift calc nyo na lang yan, makukuha nyo yung value ng C. So try natin kung kaya. Alpha X, hyperbolic sine, shift, hyperbolic sine, teka, inverse sine, ayan, tapos square root, 225, dito ko na lang input, gusto nyo ba? Sige, para makita nyo din. Alpha X, yung C yan, hyperbolic, piliin nyo yung inverse sine, or arc, arc yun ah, arc sine, ayan yun, arc sine, and then fraction, square root ng 225 plus 30 ng X, over x ulit, lipat, plus x ulit, hyperbolic sine ulit, or arc sine, fraction, square root, 1,600 plus 80c or x, and then alpha x, lipat, and then equal to 300. Shift calc. Medyo matagal yan. Ayan, nakuha naman. This is 437.7147. Ito kasi yung value ng C. Finally, nakuha natin yung value ng C. Tapos, since nakuha niya yung value ng C, makukuha niya yung value ng Y sub A. Therefore, Y sub A is equal to 15 plus C is equal to 15 plus 437.7147, 452.7147 meter. So, ito yung Y. Therefore, tension at A is equal to, 100 newton per meter times 452.7147 meter. This is equal to tension at A is equal to 100 times no answer. This is 45,271.47 newtons. Ito klas yung tension at A. Nakuha niya ni tension at A. Kunin naman natin tension at B. Mabilis na lang yan. Tuloy-tuloy na yan. Ang medyo matagal lang talaga yung pagkuha ng C. Next, tension at B. T sub B is equal to, ganun din, 100 newtons per meter. Y sub B, ano yung Y sub B nyo ba? Y sub B nyo naman is 40 plus C. This is 40 plus 437.7147 meter. Therefore, tension sa B is equal to 100 times 40 plus 437.7147. This is 47,771.47 newtons. Ayan. And then lastly, pa ba? Determine the length of the cable. S sub 1 plus S sub 2 na lang yan. Nakuha na ba natin S sub 1? Kaya sub 2, hindi pa, no? So, paano kaya? Ito na lang. Ito pala. Ito na lang. Therefore, S sub 1, dito na lang. S sub 1, buwing kay kulay. S sub 1 is equal to, input nyo dyan class yung C. Square root ng 225 plus 30 times 4, 37.7147 is equal to square root 225
plus 30 times 437.7147. 115.57. And then yung S sub 2 is equal to, input nyo na lang plus, 16 plus 80 times 437.7147. Ang haba, ano? 191.3561. So therefore, length of cable is equal to L, that is equal to S sub 1 plus S sub 2. L is equal to, pag-add nyo yung dalawa na yan, 115.5700 plus 191.3561. L is equal to 15.57 plus 191.3561. This is 306.9261 meter. So, ito class yung final answer. Ayan. Ayan na. Yan yung tatlong pinapahanap sa atin. Medyo mahaba siya. Medyo mabusisi siya. Pero, tapos, kailangan nyo pang mag-memorize class ng formula. So, hanggang dyan lang, discussion natin sa cables. I hope meron kayo natutunan kahit konti. Thank you so much.